lahat. So, ito ang unang video ng tripod special. So, sa video na ito, ipapakita namin ang mga rumors na kumakalat sa DLSU-STC. So, kami ang inyong host ngayong gabi. Ako si Clark. At ako si Ryan. Bago namin ipakita sa inyo ang mga video na yon, sasabihin muna namin sa inyo ang brief history ng DLSU-STC. Ayon sa mga haka-haka na aming narinig, ay itong lugar na ito, bago na itayo ang lasal, ay dati daw itong tapunan ng mga patay. Ngayon na naibahagi na namin sa inyo ang mga nakalap naming impormasyon tungkol sa lugar na ito, pwede na siguro nating tuklasin kung totoo ang mga sabi-sabi sa lugar na ito. Pupunta to sa mga nakaraan dito sa Pilipinas, nung unang-unang batch pa. Marami kaming nararamdaman dito kahit na kumbaga wala akong iniisip na ano pa man regarding sa mga luto o ano man mararamdaman mo sa building. Pero one time talaga, patay ka na ng ilaw. Diba, second floor, sa west wing. Biglang na lang mararamdaman mo na lumalamig, malamig yung simoy ng hangin, kaka yung palahig mo tumatayo. Yung likuran ng buhok mo ganyan talaga, naramdaman yung parang sinusuklay yung buhok mo na talagang kikilabutan na matatakot ka. Pero sanay na kasi ako sa Manila, marami akong nararamdaman pero hindi ko na pinapansin siya. Parang sabi ko wala yan, ito lang yan. Mas takot ako sa buhay. Merong ibang araw na kararating ko palang ito magaling araw. Then nag-check ako ng mga security. Ang assignment is to check yung mga guardia kung matutulog pa sila. Pero yun nga, nasabi sa akin ng guardia, "Sir, pinunta lang mo ba ako kanina?" Sabi ko, "Hindi." "Ay, sino yung makalamit sa likod ko? Akala ko, kapigit ako." Sumigit ka dyan sa likod. Pala siguro, binibiro mo siya, pero talaga, hindi ako lumapit sa kanya. Sabi ko, hindi ako pumunta sa'yo. Kasi, may baril. Alangan ako lumapit, kasi ganun ako kapiglan bumunod siya. Pag-discuss siya. So, hindi ko ginagawa yun. Hindi ko makalamit sa akin sa likod. Hindi ko naman, pinasiksi na kapigit ako, sabi niya. Ano kung nga ganun sinabi niya sa akin? Malapit sa'yo. Then one time, yung commander mismo, lumalakad siya sa hallway. Kung yung suot niya na parang American jacket, nakapotorek siya. Kung yung tsura ng mukha niya, yun ang nakasalubo niya magano. Nagsalubo siya lang ganyan. Tapos nung nilimon niya, siguro mga 3-4 meters. Paglimon niya ganyan, wala na yung salubo niya. So yung parang ginagaya yung mukha. Yun ang mga experience namin. Sometimes, yun, pararating ko pa lang dito, sabi ng lady guard, nang galing daw ko sa CR. Sabi ko, hindi, pararating ko pa lang, magta-typing pa lang ako. Magta-typing pa lang ako, buha ko ng susi. Hindi, sir, ang gumawa eh. Ay, punta ka mukha ko sa ano. Punta ka sa CR kung hindi pa ako lumalabas doon. Ngayon ang nangyari, pinunta nila, dalawang lady guard. Ano nangyari yun? Pararating ko lang, sir, tapos meron ko. Tapos nung pinunta nila, wala ka ng doon, walang tao. Ang mukha ko talaga. Mukha nung mga ako inaantok mga kayo. Pero yun talaga, nakita ko na pinipilitan na. Siyempre, yung mga naman, buhay na naman sila. Hindi pa naman nila inaantok. Yun, nakita nila talaga nila na ang mukha ko ng doon sa CR. Sa ground floor yun sa CR ng lalaki. Yun ang mga experience namin doon. Then, sa auditorium, mag-check kami dyan. Kahit ako naman isa, buhay ka ng ilaw. Yung ramdam mo ba na wala kang iniisip? Pagpasok mo kayo, wow, mabigat. Parang tumatayo yung palayo mo. Pero wala kang nakikita. May anino, wala kang nararamdaman. Wala. Pero ramdam mo yung panginginahan ko ng palayo mo. Malamig na malamig. Ganon din yung nararamdaman mo. Gaganon yung buhok mo. Tumatayo yung talaga buhok mo. Pero umatras na ako. Baka makita ko ng harap na ako. Tawag lang ito.
sa tingin ko parang kung mararamdaman ng iba yan, kung bagito parang sa mga building na walang tao, matatakot ka talaga. Sakit. Yung kids auditorium. Yes. Kasi ano yun, exam ng algebra yun sa... Basta, we're just two sections, diba? So, ginawa na lang ng teacher namin si Miss Mayla. Nag-exam na lang yung dalawang section na sabay sa auditorium. Kasi siya lang naman yung mga ka-automodate na doon namin at that time. So, si Kim Borbon yung classmate ko. Tapos, anyway, kinuwento niya sa amin. So, basically, so while we were taking exam, we see the stage. So, di ba, stage, stairs, diba, going up. Tapos doon sa stage, di ba, meron doon sa papasok yung backstage. Oh, yung backstage. Backstage. Talikod. So, habang nag-exam siya, nakikita yun doon sa kanyang peripheral, meron nakasilip yun, nakadungaw, doon sa entrada. Magpina. Magpina. Yun yun. So, hi guys, so wala si Ryan yun. So, ang bumit sa kanya ngayong gabi ay si... What's up guys? I'm Marbs. So, malito ako kay Ryan kasi wala siya. So, nandito kami ngayon sa lugar na dito sa auditorium, sa 5th floor ng campus natin sa NC2. Dito kami sa lugar kung saan yung mga kanuwain ko sa amin, mga interview na meron doon nagpapakita na mga kultura raw, sinasabi nila. Dito raw may nagpakita na mag-ina, babae, isang bata, mga lalaki. So, dito kami hiniklar para investigan yung totoo nga. Subukan namin kahit alasan namin yung love namin para sa you guys. And look. Bigat ka ba ito? Lalong dito parang medyo sumigat parang ako. Tsaka dito ako sa lalo, itong piano na ito. Meron daw times na tutok daw ito mag-isang. Di namin alam kung totoo. Rumors lang. Pero definitely creepy siya. Kasi bra. Piano. Walang corn to. Pwede mag-ano. Piano talaga. Yung classic. Classic. Story niya is
parang may doppelganger daw niya. Nahina, akala niya yun yung hinahabol niya. Pero hindi pala. Then dito, sa station na to, ang bago raw niya hablutin. Biglang eh, wala. Hindi, pumunta raw dun sa likod, dun sa backstage. Then, pagtingin niya raw, wala na. Then, nung pagtingin niya raw dun sa may pintuan, nandun yung hinahabol nandun niya. Yung hinahabol. So, wala na creepy, di ba? Swatting. Then, dito ay. Ah, dito tayo. Dito yung backstage, guys. Tingnan nyo. Diba, creepy nga naman. Sobrang... narrow nung daan. Sobrang narrow nung daan. Parang isang tao lang makakadaan. O din, suddenly... each time. Biglang may papahabol sa'yo dito. Bakatakot. Kaya namin dumaan. Depende rin naman kasi dun sa tao, malay mo yung mismong entity na yun ay sa kanila lang gusto magpakita. Or pwede rin katang isip lang. Hindi namin masabi kasi hindi mo kami ganun ka expert pagdating sa mga bagay na ganito. So, yun, naikot na natin yung backstage. Hindi na tayo sa other end ng stage. So, tara. Pero yung mga nagkwento, may nakita sila, so who knows, baka totoo nga.